Sa loob ng isang taon na paggawa ko ng YouTube videos, ang channel na ito ay kumita na ng 328,000 pesos. At ang ating subscriber base ay umabot na ng 18,200. At mayroon tayong lifetime views na nasa 1.6 million. At kung gusto mo naman malaman yung lifetime na kinita ko sa paggagawa ng YouTube channel sa loob ng 3 taon, magstay ka lamang at tapusin mo itong video na to. At dito sa video na to, magkakaroon ka rin ng inspiration na gumawa ng another source of income. At hindi lamang yon, makatulong din sa mga nangangailangan. Na kung gusto mong malaman, magstay ka lang. I'll show you how. Katulad ng investing, ang paggawa ng YouTube videos, ito'y nangangailangan ng time, patience, and also effort para makaproduce tayo ng quality content. Pero I know sa sarili ko na ang dami ko pang kailangan matutunan. Kung babalikan nyo yung mga videos na pinuproduce ko over the past 3 years and until now, ito'y sa kadahilanan na continuous kong ini-improve ang aking paggawa ng mga content para makapagbigay ng quality informations sa inyo. Now, one thing na natutunan ko sa paggawa ng YouTube videos, marami ang magsasabi sa'yo na ay, hindi mo kayang gawin yan. Ang pangit naman ng editing mo, hindi ka naman marunong mag-Tagalog, hindi ka naman marunong mag-English, yung grammar mo mali-mali. Hindi ka magiging successful sa pag-i-invest. Yung ginagawa mong yan, walang patutunguhan yan. Lahat ng mga negative comments na naririnig nyo, huwag nyong papakinggan. Once na na-absorb mo yan, panghihinaan ka ng loob. Lagi mo lang tatandaan na you have to focus on your goals, you have to focus kung bakit mo ginagawa yung isang bagay. Guys, hindi lamang to applicable sa paggawa ng videos, bagkos sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Mapaside hustle man ito, mapatrabaho, or sa ating mga pangarap sa buhay. You have to stay focused na ma-achieve mo yung goals na gusto mong gawin. At the end of the day kasi, yung pangarap mo yung tinatrabaho mo. Hayaan mo yung mga negative comments, maging motivation mo para maging successful pa. Noong 2020, ginawa ko ang YouTube channel na ito kasi majority ng mga content creator noon ay puro mga technical analysis yung mga pinuproduce na content. Kaya naisip ko, ito isang malaking advantage na mag-content ng puro fundamental analysis at para magkaroon ng idea ang mga tao na gusto mag-invest sa ating merkado. Kaya naman noong September to December 2020, ang total views lamang ng aking channel ay nasa 53,000 at mayroong average view duration na nasa 5.38 minutes. Simula ng November 2020, ang average na kinikita ko lamang dito ay nasa halos 60 pesos per day. At ang pinakamalaking kinita ko noong 2020, ito ay nakuha ko noong December 23, 2020 na umabot ng 175 pesos sa isang araw. At ang total na kinita ko lamang noon sa loob ng 4 na buwan ay nasa 3,800 pesos. Ito ay noong 2020. So noong 2021 naman, continuous pa rin ako nagpo-produce ng mga videos noon. At ang aking total views lamang sa loob ng isang taon ay nasa 342,000 views at mayroong average view duration na nasa 4.5 minutes. Noong 2021 of January, talagang sobrang liit lang ang kinikita ko dito per day, no? Ayan, medyo tumas lang ito noong nasa May na, kasagsagan ng May. Sa kabuuan, sa loob ng isang taon, ang total na kinita ko lamang noong 2021 ay nasa 34,000 pesos. Na pagsapit naman ng 2022, ang aking total views ay nasa 508,000 at mayroong average view duration na nasa 13.26 minutes. So ng January 2022, talagang medyo umaangat na kahit papano ang aking kinikita per day dito. So yung pinakamalaking kinita ko noong 2022 sa isang araw lamang ay umabot ito ay nasa 1,700 pesos. E kung mapapansin nyo dito noong September to October, ito ay na-demonetize tayo. Isa sa mga natutunan ko dito sa pag-upload sa YouTube, kapag nag-upload kasi ako ng videos dati, meron akong introduction sa mga company na nire-review ko, i-upload ko siya ng separate and also isasama ko pa siya doon sa full review ko sa isang company. And doon, na-detect ng YouTube na bawal daw yung ganuntong sistema. So ang ginawa ko, pinabura sa akin ng YouTube yung mga introduction, mga short videos na yon, kaya na-monetize ang ating YouTube channel ulit. And take note guys, sa mga panahong ito, hindi ako nakakagawa ng YouTube videos dito because ako ay nagpapagawa ng resort. Ito isang passive income para sa akin kasi kahit hindi ako gumawa ng videos,
continuous nagpo-produce ito ng income sa akin every month. And ang aking total income noong 2022 ay nasa 180,000 pesos. Sa nakaraang taon naman noong 2023, ang total views ng aking YouTube channel ay nasa 671,000 at mayroong average view duration na nasa 12.42 minutes. Pagdating naman sa kinikita ko per day, talagang umaabot na ito ng 800, 1,000 at ang pinakamalaking kinita ko sa isang araw ay umaabot ng 3,300 pesos. And also last year, ang aking RPM ay nasa 488 pesos. So ang ibig sabihin nito, in every 1K na views, mayroon akong 488 pesos na kinikita sa mga videos na pinuproduce ko. So kung titignan yung difference, on average, ang kinikita ko lamang nung nagsisimula pa lamang tayo ay nasa 64 pesos. Pero ngayon, on average, ang kinikita ko na dito, nasa 500 to 1,000 pesos yung kinikita ko everyday sa mga videos na kinikreate natin. So ngayong January 18, 2024, ang aking kinita pa lamang ay nasa 10,000 pesos. Kung mapapansin nyo, medyo bumaba yung aking kinita ngayon kasi hindi na ako masyadong gumagawa ng videos kasi ako ay nakafocus muna sa mga another source of income ko. So ngayon ang tanong, magkano ba yung lifetime na kinita ko sa paggawa ng videos over the past 3 years? So kung mapapansin natin dito, so kung pipinitin ko yung lifetime, meron na akong kalahating milyon na kinita sa paggawa lamang ng YouTube videos dito sa ating channel. So itong 556,000 pesos na ito, ito'y malaking bagay. Sa iba maliit, sa iba malaki. So yung kalahating milyon na kinita ko dito sa YouTube channel, ito ay ni-reinvest ko para mapaganda pa yung mapoproduce natin ng mga videos and also nagigive back din kasi ako sa community and also sa aking mga empleyado ako'y nagpapaaral din kasi gusto ko ring matupad yung mga pangarap ng aking mga empleyado kasi ayoko naman na mag-stay lamang sila doon sa kung nasaan sila ngayon. Kasi para sa akin, the secret of living is giving. So, this is one thing na I really like and also, no, kung bakit hindi ako nagpapabaya doon sa mga sites na ginawa ko. Actually guys, itong sites na to, ang daming nagre-request na kung pwede daw sila maging partner ko para ma-improve itong sites na to. Ang problema lamang kasi, gagawin nilang subscription plan ito. So, ayun yung ayaw ko kasi itong sites na ginawa ko ito for free. Kasi gusto ko lamang i-share sa inyo yung knowledge na natutunan ko through the years sa pag-i-invest sa ating merkado. And that's the way of giving back sa ating community. Kasi hindi naman lahat na nag-i-invest sa ating merkado ay may kakayahan na mag-subscribe sa mga subscription plan. No? Kaya ito, binibigay ko talaga ng libre. And I want you to use this site, especially kung ikaw isang value investor and dividend investor. Kasi malaking tulong talaga ito para sa'yo. And ginawa ko ito para mapabilis yung process sa pag-invest natin sa ating merkado. So in per month basis, ang pinakamalaking kinita ko ay noong May 2023, ito ay nasa 38,000. Susundan ng February na nasa 37, March nasa 33, and January nasa 30,000 pesos. Para sa akin, ito paggagawa ng YouTube videos ay napakalaking bagay para sa akin kasi ito ay isang passive income ko na. And also, napakalaking bagay nito kasi marami din akong natutulungan na kagaya mo na nag-uumpisa pa lamang sa pag-invest sa ating merkado. So once again guys, ang purpose ng video na to ay hindi para magyabang. Gusto ko lamang kayong i-inspire guys na kung meron kayong gustong gawin, gawin nyo na ngayon. You have to be patient and you have to be consistent all the time para kapag dumating yung right time, maaani mo yung pinaghihirapan mo. And nawa, ngayong 2024, lahat tayo ma-achieve natin ang ating mga pangarap ngayon. And ngayong 2024, sana ito na yung taon na ma-achieve natin ito. This is Pesci Warrior, nagpapaalalang, invest wisely and see you on the other side.